Iniinda ng mga magsasaka sa bayan ng Mangaldan ang pag-atake ng peste sa kanilang pananim. Samantala, umaaray naman ang mga negosyante sa Ordeneta City dahil sa mababang presyuhan ng gulay. My live report si Joan Punsoy ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Joan. Mainam na lamang umano at mataas ang presyuhan ng palay ngayon kaya hindi masyadong ramdam ng mga magsasaka ang pagtama ng mga peste sa kanilang mga taniman. Tapos nang naani ng magsasakang si Mang Ronald ang kanyang mga pananim na palay sa halos 2 ektaryang sakahan sa Mangaldan, Pangasinan. Mula sa mahigit 250 na sako ng palay na ani, bumaba ito sa 120 sako na lang. Naapektuhan kasi ng peste ang kanyang ani. Humangin na umulan sa sa panahon. Bumunga nga, mayroon ngang bunga, kaso pero walang butil, ipa siya. Batid ng Mangaldan Municipal Agriculture Office ang peste na tumama sa ilang palayan na malapit ng anihin. Paliwanag lang maw, rice blast ang tumama sa ilang tanim na palay sa bayan. Isa itong fungal disease na direktang tumatama sa butil ng palay. Siguro dahil sa ating pabago-bagong panahon na minsan ay uulan, tapos biglang iinit, tapos biglang maghangin. Kaya yung ng palay ay naapektuhan yun. Kaya yun, parang walang laman yung butil ng palay. Maaga pa lang, sinimulan na ng mga magsasaka ang pag-spray ng pestisidyo sa mga maisan sa Barangay Gusang, Mangaldan, Pangasinan. Hakbang ito ng mga magsasaka dahil sa pagtama ng peste na armyworm sa kanilang mga pananim. Bukod sa pagtama ng peste, problema rin ng mga magsasaka ang kakulangan ng patubig. Gumagamit na ng water pump ang mga magsasaka para mapatubigan na ektar-ektaryang sakahan. Paliwanag ng mga magsasaka, bagamat akma sa dry season ang pagtatanim ng mais, hindi rin daw maganda kung natutuyo na at wala nang nasisipsip na tubig ang mga pananim. Kasi yung tubig nga madam na kuan, nabitin na. Wala nang lumalabas na tubig sa kuan, pampatubig. Malilit na yung bunga, hindi na lalaki. Nag-info yung Bureau of Plant Industry na magkakandak po for testing sa mga pesticide na para ma-eradicate ang fall armyworm. Kung pinsan, hirapan talaga yung tubig yan kasi masyadong naayon na yan. Ang source kasi yan, manggagaling pa dito sa Santa Barbara. Ibinabiyahe araw-araw ng magsasakang si Sammy Balesteros mula Bautista, Pangasinan, ang kanyang produktong gulay sa Pangasinan Agri Pinoy Trading Center sa Urdaneta City. Kahit anihan na, umaaray siya sa pagbaba ng presyo ng ilang gulay sa merkado. Matumal nga eh. Ito, dati-dati, hindi kami naabot ng mga liwanag dito. Maski gaano karami yung dinideliver ko. Dahil sa matumal na bentahan, bumaba ng 50% ang presyo ng ilang gulay. Kasi unang-una, wala kaming yung mga buyer natin galing sa South. Wala rin kaming galing sa Banatuan. Kasi talagang harvest time nila. Lahat ng gulay na meron tayo dito sa Pangasinan, meron na rin sila. Ito na nga yung sinasabi ko na sabay-sabay na nga silang nagtanim. Tapos sabay-sabay silang nagpipitas ngayon. Kaya ang supply natin, oversupply tayo dito sa Agri Pinoy Trading Center. Sa ngayon, inaalam pa ng Municipal Agriculture Office ang lawak ng maisan na tinamaan ng army worms. Nakahanda naman umano ang otoridad na magbigay ng tulong sa mga apektadong magsasaka. Jesse? Maraming salamat, Joan.